Ngayong espesyal na araw ng mga haligi ng ating mga tahanan, kilalanin natin ang ilang tatay sa iba't ibang panig ng bansa na patuloy ang pagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Ang kanilang mga kwento tinutukan ni Dano Tingkungko. Bago pumasok sa trabaho bilang masahista, abala na si Mang Sammy sa pag-aasikaso sa kanyang anak na si Rex at ang kinakasama niyang si Jane. Araw-araw kasama niya si Rex at Jane sa paglalakad papunta sa trabaho. Sinasabi ko, bahala na ang Diyos. Kung minsan, bago ako kumilos, Lord, kikilos naman po ako. Sana gabayan niyo ako. May kapansanan sa mata at sa gitna ng mga hamong dala ng pandemya, prosigido si Mang Sammy na itaguyod ang kanyang pamilya. Masaya ako kasi siya ang naging tatay ko. Kasi hindi siya naging pabayang ama. Tinupad niya yung tungkulin niya bilang ama sa amin. Pursigido rin sa pagtatrabaho si Mang Jonathan para sa kanyang anak na may cerebral palsy. Lahat ng alok na trabaho sa kanya sa bukid man o sa construction, tinatanggap niya para matustusan ang panggamot sa kanyang anak. Siya ang lagi kong hanap pagka-uwi. Siya ang tagapawi ng aking pagod. Kahit gaano kami kahirap, mapakain ko lang ang pamilya ko ng 3 beses sa isang araw. Malaking pasasalamat ko na ito sa Diyos. Gayon din ang sakripisyo bilang padre de pamilya ni Mang Jerry na 7 taon nang nag-aalaga sa kanyang mga anak sa Naga City, Cebu. Dahil may mga kapansana ng 4 sa 7 niyang mga anak, tinututukan ni Mang Jerry ang pag-aalaga sa kanila. Katuwang ang misis na si Marichu, sinisikap din nilang pag-aralin ang kanilang mga anak kahit kapos sa pera. Sa gitna naman ng sunog na lumamon sa kanilang bahay, sinagip ni Tatay Victorio ang kanya mga anak sa Mabinay, Negros Oriental. Nagtamo man ng sugat si Tatay Victorio, isa siyang bayani, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi pati sa kanilang komunidad na tumulong para magkaroon muli sila ng tahanan. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.